marupok ang puso natin, ter! Hindi natin maiwasan yan. Kaya lagi ko talagang ina-advise, welcome sa mga bago dyan. Gano'n ano, ter? May sayawan. Hello mga best, welcome back again sa aking channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na nanood at nag-share na inyong ideas and comment. Shoutout sa inyo. Sa mga bago, welcome sa inyo best. And sana huwag kayong magtubiling i-share nga itong mga videos para mas marami tayong mabigyan ng mga ideas. Sana okay lang kayo dyan. And please follow us on our Facebook LDR para doon din tayo mag-chismis mga best. And ilalagay ko lang sa description box, nandiyan naman yun lagi. At minsan ilagay ko dyan sa comment section para mas madali nyo makita. Please follow us on our Facebook LDR para doon din tayo mag-chismis. Pwede rin kayo mag-comment doon, ang mag-suggest doon. And sa mga nag-message pala sa WhatsApp, most of the time nasagot ko na sila best. Pero yung hindi ko pa nasagot, gawin ko na lang ng video. So magbasa ako sa isa sa nag-comment sa WhatsApp natin today. So dear Ate Sally, I'm 51 years old. May nakilala po ang afam nitong June lang. Sobrang bait po niya. At nanligaw siya sa akin. Madalas niya akong padalhan ng pera. At pinabibili niya ako ng mga gamit sa bahay. At sa sarili ko, kachat din niya ang mga anak ko. Sabi niya, mahal niya daw ako at gusto niya akong pakasalan. Pinaayos pa niya sa akin ang birth certificate ko at ang passport ko. Almost 1.5 hindi ko pa din natapos. 1.5 month pa yan best, 1.5 year. So, since bago pa lang naman kayo, so 1.5 month siguro. Hindi pa rin natapos. Sabi ko sa kanya, mahirap mag-process ng papers dito. Pero di siya naniniwala. Akala niya niloloko ko lang siya. Okay naman siya. Nung una. Kaya lang, bagnutin siya at siloso. Palaging galit. Gusto niya lahat ng atensyon ko nasa kanya. Pagka video call ko siya, dapat siya lang. Nang mag 1 month kami at birthday niya, nag-request siya sa akin ng nude pics. Sobrang na in love ako sis, kaya nag-send ako ng mga sexy photos. Madalas kami nag-away. Minsan, sabi niya sa akin, I'm idiot, stupid, imbecile. Lahat tinatanggap ko kasi mahal ko siya. Ayoko siyang mawala. Hindi siya nagpapatalo. Lahat na yata ng mga masasakit na salita, natanggap ko. Pero, tiniis ko. Hanggang sa pagsusot ng damit. At kung saan ako pupunta, siya ang susunod. Pag sinabi niyang, don't do that, don't go there, sinunod ko, magpasaway talaga si Afam, hanggang sa lumuhod ako sa kanya. Wag lang niya akong iwan, pero blinak niya na ako. Sobrang sakit sis. Halos di ako makatulog, makapag-work ng maayos. Ang hirap, tapos in-stalk ko Facebook account niya, gumawa ako ng dummy account. May bago na naman siyang nakakaguho ng mundo. Hanggang makita ko vlog mo, pinanood ko kahit paano, nababawasan yung sakit. Pero pag inisto ko Facebook niya, nasasaktan pa din ako. Kasi lahat ng mga sinabi niya sa akin, sinasabi niya din sa bago niya. Ano po bang dapat kong gawin? Ang sakit-sakit sa damdamin. God bless sa'yo sis at sa family mo. Good luck at more power. Maraming salamat sa'yo, best. At sa sitwasyon mo dyan. Talagang ano ba yan? Ang sakit-sakit sa loob yan. Pero hindi natin maiwasan. Tao lang tayo. Marupok ang puso natin. Hindi natin maiwasan yan. Kaya lagi ko talagang ina-advise. Welcome sa mga bago dyan. Gano'n ano, may sayawan. Ganun. So sa mga bago dyan, ganun talaga ang LDR best.
ang kumbaga ito na yung parang naka-format siya sa LDR situation. So nasa sa inyo kasi yung pagpili ng afam na papatulan ninyo. So sayo best dahil mabait si afam. Yan ang sabi ko sa inyo. Ang mga afam maraming style. Marami yan silang una sa mga afam na dito tayo sa mga afam na pasaway. So ang mga afam na pasaway, ang gagawin nila ay aakitin ka sa pamamagitan ng magandang salita, mga gawa. So naniwala ka na. So na feel ni afam na niwala ka na sa kanya, kaya ka na niyang kontrolin, doon na lumalabas ang anyo ni afam. Since meron na siyang nagawa sa iyo, so wala ka nang masyadong hindi. Oo ka na parang sukli doon sa ginawa niya. Yung pagbigay niya ng pera, yung iba kasi best mapera talaga, so send to all yung pera nila. So depende kung sinong susunod sa gusto nila. So yun yung leksyon sa iyo best. Magandang leksyon sa iyo yan. Hindi magandang karanasan pero nagbigay sa iyo ng magandang leksyon. Na susunod, hindi pa huli ang lahat, sa susunod. Ituloy-tuloy ang paghahanap ng afam best. Hindi yun ang para sa iyo. Yun ang leksyon sa iyo na susunod. Huwag niyong hayaang ang afam ang masusunod, lalo na't hindi niyo gusto ang pinapagawa sa inyo. Sino siya para kontrolin ka? Lumalaki ka na ng ganito, bes. Medyo may, nasa tamang edad na tayong nag-meet tayo, afam ka. Wala kang karapatan para kontrolin ako. Ayong, meron na siyang ginawa sa iyo. So, kunwari sa afam, bait-baitan ni afam. Bait niya sa iyo, padala-padala ka agad ng pera. Isa yan sa, kung sa isda pa, na pauna sa Bisaya pa, ito yung paraan nila para makahuli ng isda. Meron silang nilagay doon isda, gano'n ba? Kakain yung isda, so mahuli nila. So ang style ng afam, bibigyan ng pera, ganyan, ganyan, para maniwala ka. Tapos iba palang gusto. Ang gusto ng afam na yan, is yan yun. Yung makakita ng mga party sa'yo, ano makikita sa'yo, kung ba parang nangyari, parang ginawa kang bayaran. Parang gano'n best. Sakit na ng salita, te. Pero totoo best, parang ganun talaga ang nangyari. Ginawa kanyang bayaran kasi padala siya ng padala ng pera, tapos nanghingi siya ng note. Bali, yun yung bayad dyan sa ginagawa mo ngayon. At binagbigyan mo rin siya best. Binigyan mo siya ng sinunod mo yung gusto niya dahil na in love ka masyado. Nakalimutan mo ng mahalin ang sarili mo. Nakalimutan mo ng respetuhin ang sarili mo. Yan ang malaking leksyon sa'yo. Walang sino mang masusunod sa buhay mo kundi ikaw. At walang karapatan si afam. Hello, kung nagbigay ka ng pera, afam ka. Hindi ako nanghihingi sa'yo. Kung ano man ang gusto mo na hindi ko gusto talaga yan. At hindi ko susundin yan. Kung ayaw mo sa akin, lumayo ka. Dapat may ganun kayong desisyon. Yan ang pinaka-ano ng afam. Kalaban ng afam. Ganitong babaeng magdesisyon. Hindi yung, it's okay, honey. I can take my clothes and because you give me money, you're very supported with me. Napaka matulungin mo. You give me all your financial support. My family situation, ganon. Tapos nahingi si afam ng node. Huwag na huwag niyo ibigay yan, best. Lalo na pag yung afam na hindi pa kayo sure. Lalo na yung afam na parang nagdadalo ang isip kayo. Huwag kayong magbigay ng mga ganyan. Kasi pag oras ng pinagbigyan niyo si afam sa mga ganyang bagay, iisipin ni afam na, talagang ano to sa akin, sumusunod eh. Talagang utu-utu sa akin to, sumusunod eh. So, gano'n ang nangyari kay afam, dahil sumunod ka na sa gusto niya, nakuha ka na niya best. So, siya na ang magmamayari sa buhay mo. Yan ang ginawa niya ang afam mo ngayon. Yung afam mo na talagang nagbiyak ng puso mo. So, ang ginawa niya, dahil sumusunod ka na sa lahat ng gusto niya, siya na ang nasusunod. Nagmamakaawa ka pa, lumuhod ka pa sa kanya, wag lang siyang lumayo, pero binablock ka pa rin niya. So ang afam mo, ito ang gagawin mo, itong susundin mo, dahil lang bigyan ko ng pera, ito ang gagawin mo, wag mong suotin yan, wag kang pumunta doon. O si afam na lang ganun, sino kang afam ka? Excuse me ka, mong utot kang afama ka. Afam ka dyan, wala kang kumbaga, nasusunod na si afam. Tandaan nyo, ipaglaban nyo ang sarili nyo, best. Dapat mataas ang standard nyo. Di baling walang afam. Kung may afam ka man na ganyan naman ang trato sa iyo. Di baling walang afam. Kasi ang hanap pa naman sa mga seryosong afam, yung babaeng alam ang gusto, kayang ipaglaban ang sarili niya, at hindi siya basta-basta magsusunod sa gusto ng afam. Yung ibang afam, gumagawa yan sila ng mga bagay na titingnan nila kung anong reaction mo. Ano ang desisyon mo? Halimbawa, mag-sample lang yan sila na magpakita ka sa akin ng mga, yung ano mo, nakapantit bra ka lang. Titingnan nila kung susunod ka ba.
So isisipin nila na ano, pag sinunod mo yan, sasabihin nila sa rin, ang dali lang pala nitong mauto. Ang dali lang pala nitong susunod sa gusto ko. Kaya ito na ang gagawin ko sa kanya. Sinasaktan ka niya masyado, bes. Ito ang malaking leksyon sa'yo to. Hindi to katapusan ng mundo. Maraming afam na mabait dyan at ikaw ang hinahanap. Kaya hanapin mo, tuloy-tuloy kang maghanap, bes. Na sa susunod, ang afam ay hindi na sila yung nasusunod. Dapat ang afam ay susunod sa gusto mo. Pero alam mo naman, yung gusto mo dyan is kasunod-sunod naman. Hindi yung, itong gusto ko. Pero alam mo naman, hirap gawin ng matinong afam. So, dapat na balabalansin, bes. Isipin mo na kung itong gagawin ng afam sa'yo, okay ba sa'yo? So, sa sunod, alam mo na kung sinong afam ang dapat mong iwasan. At sa susunod, hindi dapat nasusunod yung afam. Pag hindi nyo gusto, hindi nyo gusto. Hindi, gusto ko kasi yung ibigay din. Huwag nyong basta-basta ibigay yung mga parteng hindi na dapat nakikita ng mga afam na hindi seryoso. Feeling mo kasi seryoso kasi parang matino siya. Pero pag ang afam na kumbaga sila ang nasusunod sa buhay mo, hindi nakikinig sa'yo, it's a sign, best, na hindi yan magandang afam na dapat nyo binigyan ng panahon. Yung mga afam na hindi nakikinig sa inyo, walang respeto sa inyo, basura ang katapat ng mga afam na yan. Ang gusto pa naman ng mga afam na matino is babaeng talagang medyo mahirap makuha. Lalo silang naging excited doon sa mga babaeng ganun. Kasi alam nilang pag ito ang naging asawa ko, hindi to basta-basta. Hindi to basta-basta nakukuha ng iba. Hindi to basta-basta papatulong sa mga ganyan. So, yan ang tinitingnan ng mga seryosong afam. Yung mga pasaway na afam, wala silang pakialam, bes. Kung anong desisyon mo dyan, kung anong feeling mo dyan, walang pake. Dahil para sa kanila, nagsabi sila ng totoo. Para sa kanila, pag-aari ka na dahil binigyan ka ng pera. Oy, excuse me. Kung nagbigay ka sa akin ng pera, hindi ko hiningi yan. Ano man ang gusto mo na hindi ko gusto, hindi ko talaga gusto yan. Whether you like it or not, pag hindi mo ako gusto, lumayo ka sa buhay kung afam ka. Ang daming afam, best, na matitino. Yung afam na irespeto ka, itatrato ka ng maayos. Mamahalin ka at igagalang ka. Mamahalin ka at walang iba. Ang ibig ko sabihin ng may respeto, talagang iniingatan ang bawat salita. Na iniiwasan nilang masaktan ka. Yun ang hanapin mo, best. Leksyon na sa'yo at sa edad mo, bata ka pa. 51 years old ka pa lang. Maraming 60 plus na nakatagpo ng seryosong afam. Sumali ka sa Christian Filipina dating site, best. Baka nandyan yung right afam para sa'yo. Hindi yan katapusan ng mundo. Huwag mo nang isipin si afam. Huwag mo na, kalimutan mo na yon. Moving forward ka na, best. Mahalin mo ang sarili mo, ang pamilya mo. Mag-enjoy ka. And tuloy-tuloy kang maghanap. Sa susunod, di bali nang hindi nagbigay yung pera yung afam niyo dyan. Kumbaga, marami kasing afam na maraming pera. Kaya yung pera na, send. Tingnan nila kung sino yung maniwala sa kanila. Tingnan nila kung sino yung makuha nila. Eh, tingnan niyo yung mga afam niyo kung paano kayo itrato. Kung paano kayo itrato ng afam niyo, katulad ng ginawa niya sa'yo, best, lumuhod-luhod ka na. Kaya talagang sobrang minamaliit ka ng afam mo, best. Huwag niyong gawin yan. Nawawala na kayo ng pagmamahal at respeto sa sarili niyo. Huwag niyong gawin yon. Ipaglaban niyo ang sarili niyo. Ipaglaban niyo ang gusto niyo. Pag hindi kayo nirespeto ng afam niyo, the feeling is mutual. Hindi rin kita irerespeto ng afam ka. Sino ka para gawin sa akin yan? So, moving forward, best, huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi yan nag-iisang afam sa mundo. Ang daming afam, mas okay pa dyan. Kaya dapat maging masaya ka, magpasalamat ka sa Diyos. Na habang maaga pa, nakikita mo yung tunay niyang anyo. Dahil hindi yan ang para sa iyo, best. Dumating lang yan sa buhay mo para bigyan ka ng leksyon. So, yan. Sana mahalin mo yung sarili mo, best. At maging masaya ka, magpasalamat ka sa Diyos. And pray to God kung anong klaseng afam ang gusto mo. Pray to God and just keep searching. And huwag kang magmamadali. Dahil pag nagmamadali ka, ma-stress ka. Love yourself and enjoy the things you wanna do with yourself and your family and friends. Kasi lalo na pag nakapag-asawa kayo ng foreigner na dadaling kayo sa country nila, hindi nyo na magagawa yan. Ganun factor, best. Hindi lahat ng afam mayaman ay kaya kayong uwi-uwi every year. Lalo na ngayon, ang mahal ng bayarin. Mahal ng ticket. So, ganun lang talaga ang buhay. Eh, tao lang tayo. Makakaranas tayo mga ganyan. Dahil nagbibigay leksyon sa ating best, yung mga ganyang klaseng afam. Maraming salamat sa iyo, best. And sana, mapanood mo ang video na to. And mahalin mo na ang sarili mo. And be yourself. Be happy. Piliin mo yung afam na nagmamahal sa iyo. May respeto sa iyo. Hindi yun para sa iyo, best.
be thankful kasi nandiyan naman yung family and friends mo, mga anak mo. Enjoy mo yung moment sa mga anak mo. Huwag mo nang isipin si Afam. I-block mo na yun. Every time na papasok ulit sa utak mo si Afam, isipin mo yung masasamang ginagawa niya sa'yo. Para mainis ka sa kanya at hindi ka na mag-message dun. So, maraming salamat sa pag-share mo, Bes. At magbasa muna ako ng comment dito kay Sister Jennifer Tabian. Shoutout sa iyo, Bes. Hello, Ate Sally. Watching from Hong Kong. Ayan, God bless po. Araw-araw ko pong pinapanood ang vlog niyo. Ate Sally, bigyan mo naman ako ng idea. Anong gagawin sa first meeting namin ng AFAM ko ngayong December? Ayun. Talagang nabasa ko na ito ganina. Pero I think na meron akong video nagawa dyan, Bes, na anong dapat gawin sa first meeting. Just be yourself. And, kumbaga, introduce mo ka AFAM family and mga close friend mo. Try mong patikim sa kanya yung mga pagkain na syempre, ask ka muna kung gusto mo ba to and pa siya sa mga lugar na magaganda, syempre, paalam mo rin kay Afam ganito ang expenses para may idea si Afam and just make your Afam feel at home, na ma-feel at home si Afam mo, kasi yun ang hinanap ng mga Afam, yung ma-feel at home sila, yung minahal sila, yung pagmamahal at pag-aalaga na hindi nila naranasan sa family nila, maranasan nila sa inyo, yan ang reason balik-balikan kayo ng Afam ninyo. Kung seryoso naman yung Afam nyo at mahal kayo, ay pag hindi, eh nako, hindi yan babalik, Bes. Just be yourself and sabihin mo kay Afam ang totoo. Lahat ng kung anong sitwasyon mo, kung kaya mo ba siyang supportahan financially pag nandyan na siya para hindi masyadong nabigatan. Kung wala naman, maging totoo ka, wala akong money para i-support sa pagpunta mo dito. Ganon. Just be yourself. Ganon lang yon. And magpakatotoo ko lang, Bes. Ganon. Kay Sister Melanie Monsail, shoutout sa iyo, Bes. Kay Sister Jocelyn Layson, hello Ate Sally, how are you? Need ko po ng advice mo po. Mag-meet kami ng Vietnam. Pwede ko po bang sabihin na sa immigration officer na kaya ako pupunta ng Vietnam upang makipag-meet sa AFAM ko? Kahit first met, never ko pa po na-meet in real. Sana po mapansin mo ang message ko lang. Maraming salamat sa iyo, Bes. Ay, mag-gawa din ng video ng ganito. Pero actually, ang sagot ko dyan is hindi mo pa na-meet in person. Talagang palaban ka, Bes. Ikaw ang pupunta. Nag-meet na kayo sa video call. Ganong factor ba yan, Bes? Sa video call? Magtanong ka rin sa immigration, Bes, na okay lang yung mga advices na ganyan, kasi wala din akong idea sa ganyan, kasi pag ikaw ang pupunta doon ay talagang kailangan mong palaban ka at ano man ang mangyari, tanggap mo kasi hindi pa na meet in real life yan. So magsabi ka rin na basta si Afam mo naman ang bahala siguro sa lahat ng mga requirements. Pag pumasa kayo at maibigay niyo lahat ng mga requirements, I think allowed ka pa rin to visit your fiancé ba yan? Mag-ask ka rin, Bes, sa immigration. Malay mo, papayagan ka dyan. Or sa embassy, ay magtanong ka rin sa embassy. Na, may embassy, katulad ko dati, yung sa Belgium embassy, kasi yung husband ko from Belgium. So, nag-inquire din kami doon, ano mga kailangan, mag-inquire ka sa embassy, Bes, ano, Bes, kung anong magandang gawin, at imi-meet mo yung, ano ba yan, fiancé ba yan? Fiancé mo ba yan, Bes? O boyfriend mo lang? Naku, nakakatakot naman yung ginawa mo. Bakit di ba kaya ni Afam na pumunta sa'yo? Na siya ang unang pumunta? Mas okay kasi pag siya ang pumunta. Mag-ask kayo sa, ano, Bes? Sa embassy dyan. Ano ba yan? Kasi parang nakakatakot naman na ikaw talaga ang unang pumunta. Na hindi mo pa na-meet in real life. Pero kung feeling mo talaga, hindi ka magsisi at okay na kayo sa video call mo, nasa sa'yo din yan, Bes. Ikaw din ang masunod dyan. Basta isipin mo talagang mabuti. Kasi mas okay talaga pag Afam ang unang pupunta. Catherine Lukis, have a great day. Thank you for sharing this information, Ate Sally. Maraming salamat sa iyo, Bes. Ayan kay Sister Diana Cabansa. Good day, Sally. I'm watching your vlog. God bless in your family. Tama ka po. Just be yourself. Keep safe, everyone. Kay Donkey Adam, real nice video. Have a good day. Greetings, Adam. Shout out to you, Adam. Kay Janet Barbeto, salamat Ate Sally. Ayan, kay Janessa, Vanessa pala. Thanks Ate Sally sa tips, watching here in Hong Kong. Shoutout sa yung lahat dyan sa Hong Kong. Kay Glenn Velasquez, prayer is powerful like me. I asked the sign to God and gave me the guide that I'm looking for. Amen! Good luck sa you, Bes. And talagang, oh, mas okay din yung mag-ask ka ng sign. Ako dati, sabi ko, kung sino yung magbigay ng ano, yung star. Tapos, yung husband ko lang ang nagbigay nun. So, amen. So, good luck sa inyo lahat, mga Bes. Sa yung mga bigo pa,
tuloy kayong maghanap. Trust God. Kasi Lord lang nakakalam kung kailan yung best time. Basta wag lang gumive up. Tuloy-tuloy yung paghahanap at huwag magmamadali. Kasi pag nagmamadali kayo, talagang masasaktan lang kayo dyan. Mas stress lang kayo. So good luck sa inyong lahat mga best. Take care and stay safe. God bless.